Sa isang lugar sa Kalatagan, Batangas, ay minapuntahan kaming isang pamilya na nakatira sa ilalim ng manggahan. Paglapit namin sa kanilang tahanan, ito ang bumungad sa amin. Ang tahanang sira-sira na parabang kulungan na lamang ng mga hayop. Nakatira dito ang dalawang mag-ina na matagal nang nagtitiis sa ganitong buhay. Nakikitira lamang kasi sila sa lupang ito. Iniwanan kasi sila ng kanilang padre de pamilya. Maliit pa lamang ang kanyang mga anak. Umalis ito. At ang nakakalungkot, iniwanan sa kanya ang lahat ng responsibilidad sa pagpapalaki at pagpapaaral sa kanyang dalawang anak. Masaya po sana kung pasar na kapiling ko po yung aking ama. Kasi nga po, nung maliit pa kami, naghiwalay nga po sila. Mahirap daw na lumaki nang wala siyang ama. Lahat ng hirap at responsibilidad ay inako ng kanyang ina. Kaya gano'n na lamang ang kanyang pagluha. Dahil sa nararanasan ng kanyang ina, hindi na nga daw siya nakapag-aral at pinili na lamang na magtrabaho upang mabuhay sila ng kanyang ina. Kasi po na po, pinagtiisan ko naman po sana po siya inagtiis din. Nagtulungan po sana kami para mapalaki ang mga anak namin. Kaso po, ganyan nga po, iniwanan po ako. Nasolo niya sa akin lahat. Mahal kita, kahit ba ako'y mag-asawa, hindi kita hiwalay sa akin. Mahal kita, anak. Mahal ko kayo ng kuya mo. Mga kababayan, narito po ang kwento ng kanilang buhay. Ay, good morning po. Ano, may aso? Ah, hello, good morning. Magandang umaga. Pwede po namin kayo maistorbo? Pwede po. Ito po, ibahay ninyo? Opo. Abay, open sa lahat, ah. Doon po tayo kasi mahirap po, walang... Ano pong pangalan nyo? Dorisa po. Ha? Dorisa. Dorisa? Ilang taon na kayo, Nay? 52 po, magbe-52. 52? O, edi ni po tayo, halika. Nasaan po asawa nyo? Matagal na po akong iniwan, elementary po po mga anak ko. Kasi po naiiyak. Eh, bakit po kayo naiiyak? Kasi po kayo daw po yung tutulong sa akin. Ngayon lang po naiiyak na po ako. Ay, wag po kayong umiyak at baka po kayo mapaano. So, iniwan na po kayo ng asawa nyo? Matagal na po. Elementary po po yung mga anak ko. Ah, okay, pwede po ba tayong pumasok sa loob? Pwede po, tayo sa loob. Pasok tayo. Umauna ka na eh. Hindi po, pwede po kayo ma. Kaya na po, ano po ang bahay ko, madumi pa. Aba, hindi po, malinis na po yan. Kapit po ako eh, hindi ako matalinin. Okay lang po, okay lang na eh. Sige po, upo po kayo, upo. Saan po ako, upo? Oh, ang cute ng bahay nyo, kahigan. Sige po, umupo po kayo dyan, huwag po kayong matakot sa akin ha. Hindi po. Hey po, ay 52 years old na. Okay, ilang taon po kayo nang iniwanan ng asawa nyo? Elementary pa po yung anak ko. Ilan po yung naging anak nyo? Dalawa po. Grade 6 po yung aking panganay. Ito po bunso ko. O ngayon po, ilang taon na sila?
siya ay magto-20 po sa September. Okay. Grade 6 po yung isa ko nung inuwanan po ako. Yun, tapos po, ang hanap buhay ko po, nagtitinda-tinda po ako ng mga merienda, pandesal sa umaga, sa hapon, mga merienda, gayon. Yun po ang pinagpaaral ko sa kanila. Tapos labada, pag may nagkapalabada po, plancha, gayon. Bakit po kayo iniwanan ang asawa niyo? Hindi po alam sa kanila. Basta na lang po umalis ng bahay? Hindi po. Siyempre po, hindi naman po maalis yung ako po'y nagbubunga nga dahil nga po sa kawalan. Yun, ako po'y nagagalit at siya nga po eh medyo tamad po. Siyempre nagbubunga nga po ako. Yun po siguro ang iniayaw sa akin at yun nga daw po ang sabi ng mga hipag ko. Yun, kaya po ako iniwan. Tapos po, hindi kinausap po siya. Gawa nga po ng nahihirapan ako. Ang sagot niya po, bahala na kayong mag-iina. Isang beses lang po ako nakiusap sa kanya, hindi na umulit. Yun nga po, hindi na nga po siya bumalik sa amin. Umalis na? Hanggang ngayon wala na kayong balita sa kanya? Meron naman po yung mga anak ko na punta po, pinapunta ko po sila. Diyan lang po sa kalaga na nakatira sa mga kapatid niya. May asawa na? Wala naman po. So, kumbaga iniwanan na lang kayo basta? Hindi na nagsustento? Hindi po. Para po siguro ikuan yung naiwas niya sa responsibilidad. Ganun. Siguro po ganun. Okay. Nandito lang ang lapit. Kahit po, yun, napunta po mga anak ko, hindi ko naman po binabawalan. Yun, pag napunta po siya, binibigyan sila ng 50 peso. Yun po. Sa tagal na panahon na hindi siya dumalaw dito? Hindi po. Okay. Tsaka po, kahit po papaano, yun, gahanap buhay po ako, hindi po siya nagbibigay dahil wala rin naman po siya bibigay at hindi na po siya naghanap buhay eh. May ano ba kayo? May plano pa na sana eh nandito siya? Ay inano ko na rin pong wag na lang. At ngayon pa po nakaya ko na pong napalaki ko na po mga anak ko, naipag-aral na pagpaaral ko na kahit po hanggang grade 12 lang mga yan. Kaya parang okay na po kami mag-iina. Kahit na po hindi na kami magkabalikan ngayon. Pero mahal niyo pa? Eh, siyempre po, asawa ko po. Sinabi ko po sa mga anak ko na pag sila nagkatrabaho, tulungan nilang kanilang ama, pero yung kami eh magsasama pa, ayoko na po. Para din po kasing nandyan lang naman siya. Ito po talagang totoo. Tatlong buwan pa lang po yung bunso ko. Nagkasakit po siya. Ang ano ko po, gumaling lang siya kahit ako na po ang maghanap buhay. Sadya po yung nangyari. Yung gayon dahil siya po ay, kumbaga, wala po siyang pinag-aralan. Kumbaga, wala siyang alam na ibang hanap buhay. Di, inano ko na rin po, basta po kami magkakasama. Ako na po naghanap buhay, tatlong buwan pa lang po siya. Sa patinda-tinda lang po ng kung ano-ano, gayon, nagdadagat po ako. Awa po ng Diyos eh, nakaraos po kami. Sama ng loob meron? Meron din po. Okay, anong pong gusto nyo sabihin sa asawa nyo? Huwag na po. Yun, ano ko lang po ay sana. Sana po. Kasi po na pinagtiisan ko naman po sana. Sana po siya ay nagtiis din. Nagtulungan po sana kami para mapalaki ang mga anak namin. Kaso po, dahil nga po, iniwanan po ako. Okay, so ayaw nyo siyang makita, Nay? Ayaw po na. Para ba kasi yung galit ko, galit, at saka na pinasolo niya sa akin lahat. Hindi nga po, sinulo ko naman po lahat eh. Tapos siya eh, nandoon lang sa mga kapatid niya para pong pinili niya pa yung mga kapatid niya kaysa sa aming mag-iina. Gayun po ang kinalabasan. Kasi nandoon lang naman po siya sa kapatid niya. Doon siya nakatira. Simula nung iniwan kayo na, hindi na kayo nagkita? Hindi na po. Kasi hindi rin po siya napunta at ayaw ko na rin po. Sila lang po, mga anak ko. Ilang taon na rin, ano? Ang tagal na. Eh, kahit na siguro ganun katagal, magkalapit lang kayo, hindi kayo nagkita. Hindi na rin po siya napunta at saka hindi na rin po ako magkabalikan kami. Okay, kamusta po yung buhay niyo dito? Yun po, nakakaraos naman po. Ako po yung
namamasukan. Kaya lang po tumigil, namasukan po ako. Kaso po, ako'y lagi nagkakasakit. Kaya po ako'y tumigil na. Yan po yung anak ko nung makagraduate. Meron po sa kanya nakuha yung pag-hornal po. Yung... So, nag-hornal siya. Mm-hmm. Ang ano po natapos nung anak niya? Grade 12 po. Grade 12? Pareho po silang dalawa, grade 12. Tapos hindi na nakapagpatuloy ng college. Oo, wala po. Hindi ko na po kaya. Okay. Itong bahay nyo, nung simula nung naging mag-asawa kayo, dito na kayo nakatira? Opo. Tagal na po kami dito nakatira. Pero nakikitira lang po kami yung may-ari po nito, yung nandun po ang bahay. Magaling nga po at mabait. Hindi po kami pinaalis. Hindi kayo pina... Ang bahay nyo ay parang ano ah, kumbaga oh. Sakto lang sa tao. Mga anak ko nga po, minsan na uuntog po sila at matatangka diyan dalawa. Oo, at napansin ko, mayroon kayong mga lumang gamit. Alika yung mga kababayan, o. Mayroong TV na may... Ito yung display na lang. Sira na po, wala po kaming kuryente. Hindi na nagana? Hindi na po. Ito, may kaset pa, o. Sira din po yan. Display na lang. Opo. Okay. May radyo po ako. Di battery po, wala nga po kaming kuryente. Ah, wala kayong kuryente dito. Wala po. Saan po kayo, saan po kayo natutulog? Yan po. Ah, pwede pong makita? Yan, sige po. Ah, kayong magnanay din yung natutulog? Oo, kasi po, alangan po akong bumukod. Minsan po may ahas pong nalabas dito. Ano ba may ahas? Ano pong ahas? Cobra? Hindi ko po alam po nung ahas yung... Anong kulay? Minsan po may ahas ditong nalabas eh. Kaya alangan po akong... Bugay? Malaki, malaki. Oo, alangan po akong bumukod sa anak ko. May ahas po talaga dito. Minsan nagigisnang ko po kayo. Magaling po't mayroong yung flashlight po ang ilaw namin. Ay kasi napansin ko yung bahay po nila ay parang kumbaga, pinaglumaan na ng panahon. Tinan nyo yung haligi o oh, inanay na matutumba na yung bahay. Ay pagka umuulan dito ay di basa kayo. Wala po kami. Kung saan po hindi natulo, doon po kami magina na siksik at natulo na nga po at mga butas na po. Mm-mm. Okay. Nasaan po yung anak nyo? Anak Parnica. Alika, Otoy. Anong pangalan niya? Piolo. Po, ilang taon ka na? 19 po. O, magto-20 pa na. Magto-20 na. Kamusta ka? Ayos naman ha. Ikaw panganay? Hindi po. Dunsi po. Ah, so yung panganay nasaan? Nasa Cavite po. May... Minsan po sa may trabaho, minsan wala. Inag-asawa na po. May pinakasama na. Ah, so kayo nalaan dalawa dito? Hindi ko na po siya inaasahan dahil may mahirap po kasi may... Kumbaga, may asawa na. Kaya mahirap po ako'y lagi sa kanya. Mm-mm. Minsan naman po... Pag sa may trabaho, nagbibigay-bigay po 1,000 po. So, ikaw, anong hanap buhay mo dito? Pag minsan po yung nakaka-side din sa mga trabaho po dito, tulad po ng construction ha. Construction po ang malinit. Okay. Ngayon po, napatigil ha. Gawa po, yun yung aming tiyuhin. Gawa po, masanahan ho namin yan. Napalita to sa dino, sa bandang ibaba lamang ha. So, nagko-construction ka. Minsan daw ay nagagapak, ganun. Okay, ba't hindi ka na nag-aral? Sabi ni nanay, wala, hindi na kaya. Oo, oh, hindi na rin ako kaya ng inay. Uh-huh. Yung mas gusto ko na rin magtrabaho para naman makapahinga na akong inay sa pagharap buhay. Kuha ko rin naman masuka ng inay. Uh-huh. Para rin akong makaibod kami sa anak. Karibit po na sumo. Okay. Para makaipon ka kamo, ano ba yung pinag-iipunan mo? Nga, gusto ko ngayon may pagbaba itong bahay na ba? Kahit ano yung trabaho ay di ba kumaan ba? Doon na lang muna ba pa limit yung sinasahod ko sa aming kakainan, kato, mahirap po pala. Okay, lumaki kasi na wala kang tatay. Okay, ikaw nakita mo na yung tatay mo? Oo, nakakapunta naman po ko doon. Pag po ako nakakapagtrabaho eh, sinisingit ko po yung... Kumbaba po, pag ho kami nasahod ng Sabado, magbibigay po ako sa inay. Mm-hmm. Yung matitira po sa akin, edi yun po ang ibibigay ko po sa tatay para po may magastos siya po daw. Kumbaga po yung magkasakit, may pambili po ng gamot.
Tapos mga pagkain. Ang bait naman na rin batang Erin. Biruin mo, iniwanan na kayo ng tatay mo. Tapos ikaw pa rin yung magbibigay para sa kanya. Okay. Yung nangyari sa kanila, syempre naghiwalay sila. Alam ko gustong gusto mo siguro na buo yung pamilya nyo, ano? Mahirap kasi yung magkalayo yung magulang. Kaya ikaw na lang yung nag-a-adjust. Pero ginusto mo na talagang sila ay magkasama. Hindi mo na sila napilit. Hindi na. Hindi ko naman ho talagang, hindi naman ho dapat ako yung mag-desyo na sila ay kung magsasama man na, ganyan ha. Kasi ho naman eh, asklaan ho ako. Dapat ho talaga eh, sa kanila nang gagaling desyo no nila. Pero gaano mo kamahal yung mga magulang mo? Mahal na mahal ha. Kahit minsan ako nahigit pa sa buhay eh. Hindi ko pa matanggap na ngayon. Nag-iisi rin ako sa aking ginagawa pag hindi ko gusto yung nararamdaman ng inahin para sa akin. Okay. Ano yung pangarap mo para sa nanay mo? Makaano kami sa hirap. Maipatay ko itong mga kagwa ko itong bahay naman. Alam ko minsan hindi mo nasasabi sa tatay mo o sa nanay mo yung salitang pagmamahal. O gaano mo kamahal ang nanay, tatay mo? Mahal na mahal na. Wala, higit pa ako sa sobra. Hindi ko man masabi sa kanila. Pero alam mo nila na mahal mo namin sila. Kasi minsan kahit na yun nga, nagkakamali yung mga magulang, maswerte. Dahil yung mga anak nila ay hindi nagtanim ng galit para sa kanila. At tama lang yung ginawa mo kasi hindi mo pinaramdam sa tatay mo na galit ka o may sama ka ng loob. Pagkos ikaw pa yung kumbaga, nagpapakumbaba, inaayos mo. Pero hindi na talaga maayos na sila ay magsama. No? Pero kung darating yung panahon na magsama sila, alam ko magiging masaya ka, no? Dahil never pa daw ulit silang nagkita. Inangad mo ba na magkita sila, magtagpo? Hindi naman na. Kasi nga ho eh, ayaw na rin ho naman ng nanay ko. Kaya ang tatay ko naman ho eh, ayos naman ho ang naiging buhay daan. Kasi ako ng mga kapatid niya pa. Okay siya doon. Tapos kayo dito ang ganito ang buhay. Okay, paanong ginagawa mo yung, limbawa kayo ng nanay mo, dalawa na lang andito, wala kayong makain. Hindi ka natakbo sa tatay? Hindi po. Talagang sisikapin mo na ikaw ang magtrabaho? Opo. Kahit po, yung... Yun nga po, hindi mo nga po ako nahingi ng sustenance po sa amin. Hindi po, pag ho nakasadline po ng trabaho, binibigay ko po sa inay para lamang po may pambili kami ng bigas at ulam. Okay, buti hindi ka pa nag-asawa. Ay, wala pa ho sa... Ano kaya? Wala pa ho sa... Wala pa sa isip? Mas gusto ko pa nga magtrabaho kaysa mag-asawa muna. Kasi ang hirap pag may asawa ka na. Ang maiging asawa mo po doon po mga papunta sa asawa niyo kaysa po sa inyong magulang. Ngayon po. Talagang mahal mo yung nanay mo, ano? Ngayon po sana kung kasal na kapiling ko po yung aking ama. Kasi nga po, nung maliit pa kami eh, naghiwalay nga po sila. Pero po nung dati naman po, napunta po sa halimbawa nung elementary po kami, napunta naman po sa akin pagminsan po. Siyempre po, nasaya po. Nung sasalubungin po ngayong ama. Sana po sa paramdam ng kapiling mo yung tatay mo. Minsan ba nasabi mo na sa tatay mo na nagtanong ka, bakit mo yung ginawa? Hindi po. Hindi ka nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin sa kanila? Wala, lakas ng loob na. Kahit po sa nanay ko, hindi ko po masabi yan. Basta po yung, ano pong, may anong ngayon pong nangyayari, hindi inalaman po, tinatanggap ko na po. Kasi nga po eh, hindi ko naman po sila mapipilit na magsama po ulit. Ah,
Ngayon dahil hindi mo na naipagpatuloy yung pag-aaral mo. Kasi syempre masakit para sa iyo yun. So paano na lang yung ano, yung iniisip mo na kinabukasan mo? Hindi ko pa ano, masabi kung paano pong gagawin ka. Kasi inuuna mo pa yung pagkain nyo ng nanay. Ano po, mas inuuna ko pong magtrabaho kahit sa mga truck construction na para lang po makabili kami ng kakainin sa maghapon. Kaysa po yung mag-ano po ako sa pag-aaral ko ay wala na rin po namang budget po ang nanay ko para po sa pag-aaral ko. Mm-hmm. Mas pinili ko na lang po na sumama po sa mga gayang ano po, trabaho. Kahit po mahirap, maganda naman po yung sahod. Mm-hmm. Ayaw lamang po ng nanay ko, hindi kahit po ano, trabaho na lamang po mapasukan ko. Nay, kung dati naging pasaway ako, naging napapasama ko sa barkada, pag minsan na napapaaway, yun na yun na, pinag-iisihan ko na. Kaya mas inuuna ko ngayon na magtrabaho para may kainin tayo sa maghahapaw. Kasi nga yung isa ko naming kapatid, yung isa kong kapatid nasa Cavite, nag-a-apply pa lamang ho, ilang buwan na kung hindi rin nakakapasok pa ho sa trabaho. Kaya po ako ngayon ang nagpupunulit na makapasok sa trabaho para ho may makain kami. At kay ganito, minsan hindi mo maintindihan, hindi ko man masabi sa'yo na mahal kita. Ngayon, masasabi ko ngayon na mahal kita, kahit pa ako'y mag-asawa, hindi kita iwalay sa akin. Kasi nga, mahal na mahal ko kayo. Salamat. Hindi ko ay malabi. Ramdam ko naman, anak, na mahal mo ako. Ramdaman mo, nararamdaman ko yung mahal din niya ako. Kahit minsan nagpapasaway ako, hindi nyo naiinita, pero pinag-iisihan ko yun. Pag may nagawa ko mali sa inyo, pag minsan ako mag-isa, iniiyak ko na lang. Kasi ayoko na nakikita ko yung nasasaktan. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal ko kayo ng kuya mo. Alam nyo yun. Ginawa ko lang lahat. Mahal na mahal ko kayo. Hanggang sa mawala ako, sandaan nyo. Mahal na mahal ko kayo, mga anak. Pareho ko kayo kumahal. Alam ko po nila po. Ako po yung lahat ginawa ko po para sa kanila. Alam po nila iyon. Ang araw po, ang gabi, ginagawa ko pong araw. Kaya ngayon po ako yung nahihirapan na sa katawan ko dahil sobra na pong hirap ang aking pinagdaanan. Ngayon na ganito yung buhay ninyo, paano mo pagsisikapan na maiahon kayo sa hirap? Inyo, sa pag-aaral ho sana, inyo po, kapos po kami. Ano ba yung pangarap mo, Piolo? Ano yung pangarap mo sana? Maging sundalo po, ang ayaw po, ang nanay ko po. Hindi, kahit po sa mga company na lamang po sa ano po. Makapagtrabaho ka. Okay, sa ngayon, pagkakataong ito, kayo ba ay may stock na pagkain? Yan po, bigas na. Yan lamang po. Inuuna nyo talaga yung bigas, pera. Wala po.
Yung pong huling linggo ko po na napagtrabahuhan na. Magkano yung naitatabi niyong pera? Ang nasa akin po ngayon ay 1-1 lamang po, 1,100 po. Lamang po. Si nanay may pera? Wala akong pera. Binili ko na po ng aming bigas. Binayad sa upang sa tindahan. Ang ano ko na lang po, panalangin na lang po kami magkakadiferensya. Okay. At kahit po paano mga karaos po kami ng araw-araw. Yung po importante, nauna ko po kasi labi ng aming pagkain. Okay, meron lang kami ibibigay na tulong sa inyo. Pagdamutan nyo na po ito, ha? At para kahit paano makatulong po kami sa inyo. Ito po. Kunin nyo po itong 5,000. Salamat po. At bahala na po kayo kung ano po yung gusto nyong maibili. At kami naman po ay babalik. Nandito po si Master Ring Ring para kayo ibalikan. At sana po ay alam ko wala akong karapatang magsabi nun sa inyo. Pero sana, one day, magkita kayo ng asawa mo. Kahit yung magkita lang. Kasi nakalipas na, siguro dekada na, ilang taon na eh. Almost 16 years or 15 years. Na ganon. Sana ay magkita po kayo at magpatawaran. Kasi matatanda na. At alam kong iyon din ang hiling na Piyolo para po sa inyo. Okay? Sana ay mapatawad nyo na po ang isa't isa. Okay, sige po mga kababayan, marami pong salamat sa inyong lahat. God bless po. Bye-bye. So yun mga kababayan, ito po yung aming 30 watts na solar light. No? Ito po yung pinakamababang solar panel na aming binibenta. So 30 watts lang siya. Ito po. Ayan. So sa 30 watts, kasama na po yung kanyang panel. Ito po. Yung kanyang maliit na panel. And then, mayroon po siyang remote. Yan, yung remote po niya ay yung may on and off. Napabago po yung brightness tsaka contrast. And then, auto. Ibig sabihin po ng auto, automatic siya. Pag pinindot natin, automatic po siyang iilaw kapag kagabi. Okay? Tapos, pwede nyo po siyang iset ng 3 hours, 5 hours, at tsaka 8 hours. Okay, so paano po ba siya ikabit? And kung paano po siya ikabit, pag jojoinin lang natin itong cable niya o yung cord niya dito. Okay? Then, ilalak po natin. So, pag kinabit natin yan, makikita natin sa araw kapag siya po ay nag-charge, nagbi-blink po dito. Yung cable wire niya po, ang haba po nito ay 3 meters. Ayan, 3 meters. Okay, so ganito po yan. Pag nakabit na natin yan, so pwede na natin itong ibilad sa araw. Ito yung ibibilad natin sa araw. So ang gamit lamang po nito ay for only 30 watts. Hindi nyo po siya pwedeng gamitan ng appliances para lamang po ito sa ilaw. Okay, ito po yung remote. Pag binuksan po natin yan, pindutin natin yung on, iilaw siya. So, ipapakita po namin sa inyo ngayon kung gaano siya kaliwanag kapag ka-gabi na. Okay, pag nag-order po kayo nito, may free po kayo kasamang ganito, yung ating mini flashlight. Ito po yung free niya, naka-promo lang po ito ngayon. Ayan. So, ito po yung kasama niyang free na mini flashlight. Ayan. Meron din siyang ganyan, nagbi-blink-blink at meron siyang body. Okay, ang presyo po natin nito ay for only 2,200 pesos, free shipping na po siya nationwide. So, papakita ko ngayon kung gaano kaliwanag itong 30 watts. So, ito yung remote. Ayan, buksan natin. Ayan. Ganyan po siya kaliwanag. For only 2,200, free shipping na po siya nationwide. At may kasama pa siyang flashlight. Ayan, o. Ito po yung free na kasama. Nag-din siya. Oh, may body pa siya. Body, ilaw. Tapos yan.